Kalusugan ay kayamanan. Kaya huwag pahuhuli sa mga balitang pangkalusugan. Mga balitang pangkalusugan. Health News. At muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas. Narito na po ang ating balitang pangkalusugan. Ngayon sa Setyembre ay ginugunita po natin ang Childhood Cancer Awareness Month bilang pagbibigay kamalayan tungkol sa mga nagkakakancer sa murang edad pa lamang. Kaya naman, upang mas lalo pa nating malaman o intindihin ang patungkol dyan sa pediatric cancer, makakasama natin si Dr. Mai Pastor Salvador, isang pediatric hematologist at oncologist mula sa Clinic for the Sick Children. Ayan. Good morning Good po. Morning. Good morning po, Doktora. Good morning. Good morning po. Ayan, sino po ba si Doktora para sa ating pong mga taga-subaybay? Ako po si Doktora Maria Enriqueta Pastor Salvador. Ako po, you can call me Mayi. Mayi. And ako po ay isang pediatric, katulad ng nasabi nyo, ako ay isang pediatric hematologist and oncologist. So, pag pediatric hematologist and oncologist, ang ibig sabihin nun ay specialista sa sakit sa dugo at cancer sa mga bata. Okay, dahil nga po ngayon po ay one po, no? Childhood Cancer Awareness yes, Month. Yes, correct. No, it's a childhood, September is Childhood Cancer Awareness Month. Okay. So, unang katanungan muna po namin, Doktora, ano-ano po ba yung mga pangkaraniwang cancer na nakukuha ng mga bata? Ang mga bata, pinaka-common o pinaka-malimit na makikita sa edad na ng less than 18 years old is leukemia. So, particularly acute lymphoblastic leukemia. Yan ang pinaka-common na cancer sa bata. Sumusunod pa lang dyan ang cancer sa utak. Meron din tayo nun. At saka mga lymphoma o cancer sa mga kulani. So, ano po ba yung mga sintomas nito at kailangan po ba dapat na pumunta agad ang isang at kailan po dapat pumunta ang pasyente sa mga doktor? Okay. Marami ang sintomas depende sa kung ano ang magiging sakit, no? Kunyari, meron leukemia, pamumutla, kailangan dalhin sa doktor, pamumutla, mga kulani na malalaki sa leeg, sa kilikili, sa singit, nalaki ang tiyan o masakit ang tiyan. At depende nga sa cancer, pwede masasakit ang mga buto-buto o mga bukol sa tiyan. Importante na dalhin sa doktor. Kahit hindi muna sa akin, pwede sa kanilang mga pediatrician at ang pediatrician na ang magre-refer sa specialista. Doktora, ano po ba? Ano po yung mga edad na kadalasang tinatamaan po ng mga ganitong cancer? Mga iba't ibang uri po ng cancer? Oh, sa leukemia, ang most commonly makikita mo yan sa mga 4 to 7 years old. Pero from the start, kahit infancy hanggang 18 or 21 years old, adolescent, pwedeng magkaroon ng cancer. So, naiiwasan po ba ang cancer sa mga bata o namamana po ito ng mga pasyente? Ang cancer kasi ay multifactorial. Ibig sabihin ay marami ang sanhi. Hindi lamang isang klase, no? Pero number one dyan ay genes. So, nasa lahi nyo. Kung nasa lahi yung big C or the cancer, pwedeng magkaroon. You are parang, it's a risk factor. High risk ka to have cancer. Not particularly, kunwari, nagkaroon ng, ang bata nagkaroon ng leukemia, nasa lahi ba niya yung leukemia? Not necessarily leukemia, but any kinds of cancer. So, basta nandun yung family history ng cancer. Aside from that, you have the environmental factors. Kunwari, nakatira sila sa mga lugar na may malalaking kawad ng kuryente. Kunwari, nandun sila sa lugar na malapit dun sa mga nagbobomba ng mga tanim, yung mga insecticides.
Kaya another factor is the job or occupation of the parents. Kung ang parents ay exposed to pollution, mga yung welders, pintor, pwede rin, lalo kung nasa lahi. And then pwede rin yung maternal age. Sa pagtanda ng ina, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng cancer yung baby. Especially leukemia. So, Doktora, naiiwa, yung paano natin siya maiiwasan, lalo na't yung mga kabataan, hindi naman to aware sa kanilang mga kapaligiran. No? So, sa tingin niyo po ba, dapat pa rin natin ilayo yung mga kabataan sa mga, lalo na't nasabi niyo po na yung mga insecticides na mga ipinambobomba, lalo na yung mga ganyan. O, kung ikaw, kung nasa lahi niyo yung cancer, dapat iwasan. Iwasan yung mga sinasabi kong mga risk factors to develop cancer. So, iwasan ang, should be, kunwari mga adolescents. So, dapat clean living. O, hindi ka naniligarilyo kasi nasa lahi mo nga. Pero sa mga bata, yung mga wala pang mga bisyo, wala tayong paraan para talagang totally maiwasan. Wag lang, kasi kung nasa lahi nga. And also, iwasan ng malimit na nagkaka-infection. Pero doktora, no, sa isang pasyente kasi or may cancer na bata, ano-ano po ba yung mga treatment or yung options para sa mga bata, lalo na at mahina ang kanilang resistensya o yung kanilang mga immune system? Oo. Yung treatment, syempre, kapag cancer ka, ang treatment dyan basically is chemotherapy. Then, depende sa klase ng cancer kung kailangan pa rin ng radiotherapy. Sa mga bukol, syempre, kailangan tanggalin yung bukol. So, surgery. And then, after surgery, nagkikimo, and then usually may radiation pa. Minsan, pag sobrang laki ng bukol, sasabihin ng surgeon na kung hindi kayang operahan, yung mga ganyan, nauuna yung chemo. Kasi yung chemotherapy, siya yung magpapalusaw dun sa abnormal cells. So, para lumiit to the point na kaya ng operahan. So, pag naoperahan na, chemo ulit, or you can also do the radiation, depende sa klase ng tumor. Thank you po for that, Doktora. And pag-usapan naman po natin ang Clinic for the Sick Children. Ano po ba ang layunin nito at saka kailan po ito nagsimula? Napakagandang tanong yan. Yung Clinic for the Sick Children ay na-establish noong 2002 nung ako ay nag-umpisa ng mag-practice ng aking specialization. Ang layunin nito ay katulad din ng layunin ng Cancer Warriors Foundation that no child should suffer a diminished quality of life due to cancer. So, dito po sa clinic, na Clinic for the Sick Children, ay ang layunin nito ay pagalingin. Hindi pahabain ang buhay, kundi pagalingin ang mga bata na may cancer. Dahil ang childhood cancer is curable. Hindi po siya katulad ng sa matanda na medyo mahirap ang laban. Dito po sa mga bata ay ito po ay curable. Majority of childhood cancer ay curable. Ibig sabihin ng curable, gagaling. Ayan, doktora, no? Sa ngayon po, ano yung mga edad at ano po yung mga pinakabata na nasa pangangalaga po ngayon ng Children for Sick? Since ako ay pediatrician, nagkikater ako from 0 to 21 years old. Spanning the adolescent age group. Kasi ang adolescent medicine ay under pa rin ng pediatrics. So, ang pinakamababa, pinakabata na
ngayon na ginagamot sa Clinic for the Sick Children na cancer, ha? Cancer is 6 months old. Oo. Pero, syempre, yung mga ibang diseases like mga thalassemias or hemoglobinopathies, mga hindi ito cancer pero may sakit sa dugo, eh pagkapanganak pa lang sapagkat ito ay namanang sakit. So sa mga kung you are aware of the newborn screening, meron dong hemoglobinopathies na ito ay isang uri ng pamumutla na namana. So kaya pagkapanganak pa lang makikita na sa newborn screening, nadadala na sa clinic para magabayan yung mga magulang. Doktora, may, alam naman po natin na may kahirapan na gamutin ang cancer. At sa tingin niyo po, magkano po ang kailangan o estimated na price na kailangan ng isang pasyente na dumadanas ng cancer para magamot? Napaka-importante yung tanong na yan. Sapagkat dito nakasalalay ang paggaling ng bata. Ang sa isang pasyente, siguro aabot din ng mga 300,000 plus for the entire treatment. So for leukemia, I'm talking about leukemia. For leukemia, yung unang isang taon ng gamutan, yun yung medyo madugo. Yun yung talagang siguro aabot ng mga 6,000 per day. Bakit? Kasi dahil ng salin. Lagi kasing nagsasalin ng dugo. Kaya medyo mahal. Pero may mga tumutulong. May mga foundation na tumutulong sa mga pasyente ko. Actually, yung ako ay isang volunteer doctor ng Cancer Warriors Foundation na siyang nagbibigay ng libreng gamot. And even blood transfusion kasi meron silang programa ng bloodletting. Nakakatuwang nila sa programang ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Red Cross at saka mga hospitals katulad ng Batangas Medical Center at Mary Mediatrix Medical Center. Doktora, gaano po ito yung katagal, yung mga ganitong paggagamot sa mga pasyente? Yung mga bukol, kunwari bukol sa cancer sa buto, cancer sa brain, bukol sa kulani, it will take less than a year kasi mga six cycles lang yon. Pero pag leukemia ang pinag-uusapan, ito ay sa lalaki ay 3.5 years at sa babae naman ay 2.5 years ang gamutan. Medyo matagal. Pero yung unang taon, yun lang yung malimit. Yun lang yung 3 times, 4 times a week na punta sa clinic. Pero after that 1 year, once a month na lang. Once a month. Para ka na lang nagpapa-check up. Pero nagkikimo pa rin. So, Doktora, saan po ba namin matatagpuan or makikita ang ating Clinic for the Sick Children? Napakahirap na tanong. Hindi. Ang Clinic for the Sick Children ay nandun sa number 1, T. Zamora Street, Barangay 17, Batangas City. Ito po ay malapit sa University of Batangas Elementary Department and St. Bridget's College. Ito po ay nakalagay dun sa Salvador Building. So, Doktora, ibig sabihin sa ating mga taga-subaybay po, ano, yung mga hirap no sa kanilang paggagamot sa mga bata, mabuti po at may mga tumutulong po, lalo na po dyan yung children for the clinic for the sick children. So isa po ang clinic ayan, for the sick children na tumutulong sa ating mga pasyente upang nang sa ganun ay mabigyan ng kagalingan yung mga kapos, no?
So syempre, yun naman po talaga ang layunin ng ano ng clinic for the sick children na natumulong na pagalingin pa rin po yung mga pasyente na nasa na ngayon po ay dumadanas lalo na po talaga napakahirap po ng ganitong sakit dahil talagang wala pa rin po na lumalabas na gamot. Ano? So paano po? Hindi, chemotherapy yun ang gamot for mga cancer and radiation. Sabi ko nga, ito ay napapagaling. So meron na ako mga bata na dati, bata pa lang sila, ngayon may anak na. So, ngayon, tapos na ng college. Ninang na nga ako dun sa wedding. Oo, meron ng marami ng nagtatrabaho na naka-survive. So, cancer survivor na sila. Masasabi mong cancer survivor ka kapag natapos mo yung treatment at sa loob ng 5 taon ay walang nangyari, hindi bumalik si cancer, ikaw ay cancer survivor. Ayun, na-mention nyo na rin po yung pagbalik. May mga cases po ba na like for example, yung mga bata na nanggaling po sa mga cancer, may mga ilang taon po, na may mga ganun po bang mga case na bumabalik yung cancer sa kanila? Mm-mm. Kahit minsan, kahit nagagamot pa lang, bumabalik din si cancer. Ang tawag dito ay relapse. Kalimitan, nagre-relapse ang mga to kapag nagkakaroon ng infection. Yung matinding infection o kaya pabalik-balik na infection. Parang nang lalong humihina yung resistensya nila, kaya nabubuhay si cancer cells. So, bumabalik ang cancer. Tapos, kapag naman nakagraduate na, o tapos na, natapos na yung chemo treatment, meron pa rin. Nagkakaroon pa rin ng tsansa na bumabalik. Yun ay sa malaki-laki ang tsansa na bumalik si cancer sa first 2 years na ikaw ay natapos na ng gamutan. O pumapatak sa mga 30% chance na pwedeng bumalik yung cancer. Kaya dapat may monitoring. Yun ang importante doon. After the treatment, you have to go back to the clinic for monitoring. Sometimes kung mga bukol yan, kailangan may mga CT scan, MRI, yung mga ganun, kahit tapos na yung gamutan. So, pag po may cases na halimbawa bumalik po yung cancer, ang treatment po ba niya ay ulit-ulit sa simula? Mm-mm. Back to zero. Yeah. But usually we give another protocol for the patient. Iba ng protocol. May sinusundan kaming chemotherapy protocol sa mga bagong cases, sa mga relapse. Sobra, ang dami natin ngayon natutunan at dami nating nalaman mula po yan kay Doktora. Ayan, syempre, ano po yung mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay natin at lalo na po sa mga kabataan na dumadanas po ngayon ng cancer? Ang isa lang yung mensahe ko, hope. Laging may pag-asa. Nandito po kami, ang Clinic for the Sick Children at ang Cancer Warriors Foundation para tumulong sa mga batang may cancer. Hindi ko po sinasabi na 100% ay mapapagaling, pero may chance. May chance na gumaling. So, hindi po tayo, mas maganda po kung madala ninyo ng mas maaga. Kasi katulad ng ibang sakit, kapag dinala nyo ito ng late na, ay di mahihirapan tayo sa gamutan. Ako ay nagpapasalamat din sa Radyo Balisong at binigyan niya ako ng opportunity na ma-interview nila at maibahagi sa inyo ang konting kaalaman at para malaman nyo na merong institusyon na gumagamot sa mga batang may cancer. So, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Ako po hindi nagpapasalamat sa Radyo Balisong kasi ginawa niyang beneficiary ang Clinic for the Sick Children sa kanilang upcoming na concert. Good morning, Batangas! Good morning, Batangas! Good morning! Good morning!
Good morning, Batangas.